Sa pag-uusap naman ng mga leader ng miyembro ng APEC, tinalakay ang ilang pandaigdigang hamon. Si Pangulong Noynoy Aquino, iginiit na mahalaga ang kooperasyon ng iba't ibang bansa para manatiling matatag ang rehiyon sa gitna ng mga pagsubok. At mula rin po dito sa World Trade Center sa Pasay, nakatutok live si Cara David. Cara? Vicky, suporta sa mga manggagawa at mga maliliit na negosyo. Ito ang binigyang prioridad kanina sa pagbubukas ng APEC Leaders Dialogue kasama ang mga leader ng mga malalaking negosyo sa Asia-Pacific region. Ang sabi nila, kung nais daw talaga ng Asia-Pacific region na makamit ang sinasabing inclusive growth, ang dapat daw patatagin services sector at small and medium enterprises. Formal na nagsimula ang dialogue ng APEC Economic Leaders kasama ang mga CEO ng malalaking negosyo sa buong rehiyon na bumubuo sa APEC Business Advisory Council o ABAC. Magkakasunod na nagtungo sa PICC ang mga heads of economies. 2 minuto ang pagitan ng kani-kanilang convoy sa isa't isa. Pero kapansin-pansin, hindi kasama si US President Barack Obama sa mga leader na dumalo sa plenary session. Ayon sa DFA, hindi nakadalo si Obama dahil dumalo ito sa isa pang malaking pulong na hindi na idinetalye ng DFA. Sa kanyang talumpati sa harap ng APEC leaders at mga miyembro ng APEC Business Advisory Council o ABAC, sinabi ni Pangulong Aquino na mahalagang magkaroon ng kooperasyon ang iba't ibang miyembro ng APEC para mas maging matatag ang rehiyon sa pagharap sa iba't ibang pagsubok. Sinabi rin ni Pangulong Aquino na sa pagpasok natin sa isang mas bukas at mas malayang palitan ng kalakalan, dapat isaalang-alang ang kapakanan ng lahat ng sektor, lalo na ng maliliit na negosyo para maabot ng inclusive growth. We are all challenged to look at trends that may cause disruption so that we can act with resilience and craft a response with inclusivity at its core, ensuring no one is left behind. Ganito rin ang binigyang diin ni ABAC Chairperson Doris Magsaysay Ho sa kanyang presentation sa harap ng APEC leaders. Inisa-isa ni Ho ang mga global challenges na kinakaharap ngayon tulad ng climate change, pagtaas ng urbanisasyon, food security at kakulangan sa manggagawa sa iba't ibang industriya. Naniniwala ang ABAC na para maging patas ang pag-unlad sa rehiyon, dapat bigyang prioridad ang SMEs at services sector. Gumawa ng paraan para magkaroon ng malayang kalakalan hindi lamang sa produkto, kundi pati sa mga manggagawa. Sa ganitong paraan, mas madaling makakapasok sa iba't ibang ekonomiya ang ating mga manggagawa at makipagpalitan ng kaalaman sa iba't ibang lahi. Greater focus must be put on services sector, the single biggest contributor to employment and output. Most of the barriers to service trade are structural in nature and will require ambitious policy and regulatory reform. Napag-usapan din ang mga nagbabangga ang trade agreement sa loob ng APEC. Trans-Pacific Partnership o TPP ang isinusulong ng Amerika, RCEP o Regional Comprehensive Economic Partnership naman ang binuo ng ASEAN countries at ng China. Ayon sa ABAC, ang lahat ng ito ay posibleng maging pathways para matupad ang Free Trade Area of the Asia-Pacific o FTAP na napagkasunduan sa APEC 2014 sa Beijing. Vicky, ilang minuto mula ngayon ay magkakaroon naman ng welcome dinner si Pangulong Noynoy Aquino para sa mga APEC leaders at sa kanilang mga asawa. Dito, inaasahang hindi lang pagkaing Pilipino ang bibida, kundi pati na rin talento at kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga awit at sayaw. Balik sa iyo, Vicky. Siyempre, kasama dyan yung mga kasuotan nila. Maraming salamat sa iyo, Cara David.